Tinanggal na kasi ng ano eh, ng Bren Esports Chantel yung duda ko kanina sa ganun lineup nila eh. What if yung ganito pang link na alam nila, alam natin, alam nila gamitin. So mas madali sa kanila to sa ganitong sitwasyon. And the idea na binigay dito mismo ni Manjin, having that tatlong makukunat, si Lasty, the Atlas, Uranus, and Carmilla, sinagot agad yung steady or the main pick off nila dito is yung Kaja. Yung pinaka ano, pinaka may hirapan dito ang Execration. Oo, tsaka dito Beshi, parang feeling ko for Execration, parang sa kind of lineup nila, medyo crucial dito having the Lancelot actually na main damager nila in terms of team fight dito. And yung pinaka-sena pick nila dito is parang more on the counter para hindi makuha ng Bren Esports. That's what I'm feeling for this game number 2. But anyways, Bren Esports, kanina ang dami natin doubts with their lineup, pero pinatunayan nila on that game number 1 na regardless, maiwan man on the early part of the game, there is this Bren Esports which is ready na bumakbak in terms of late game. Abis na araw dito, tumama na ko siya. Parang hindi po natin yung first blood agad ni Eto Max. Mga kaibigan, patapos ang laban. Discord si Eto Nabalbag. And a kill for hate naman. Walang follow-up defense or protect ang pinakita dito ng Bren Esports. Well played na biglang pumasok ang Execration. That's a quick 2-0 in favor of Execration now. Trying para sa kanyang buhay, tumatakbo dito. They're trying to catch Coco. 3-man rotation dito, trying to get Coco. There you go! Pick off para sa side ng Execration. Ito yung mga ano, mga takbong medyo blagaboom. Nakala mo makakataas ka, pero hindi pala. Pero anyways, that's a good thing for Execution. We can see here right now onto our screens, that is 1.5k gold onto this final Lancelot na Execration. Very good play come from them na 3-0 ating score ngayon. So advantage na agad for them. But anyways, let us not forget this Esmeralda ni Carlsey. Talagang ginulat nila tayo dito. Nawala si Esmeralda pati sa meta, pero bumabalik ngayon. At ang may hawak pa for Bren Esports ay si Carlsey. Napansin ko dito sa ano sa Execration, nagbago sila strategy. Kanina naalala mo yung muntikan nila mapush yung top. Now, tinuluyan na nila. Nag-stick sila sa strategy nila. Nakakuha sila ng unang objective. Tuloy-tuloy na to. Lamang sila sa mga dalawang steps. Bakit? Kasi nakakuha sila ng Torre. Papunta pa lang sa bottom or bottom po siyang Bren Esports, gumugo na sila dito or bumubuo na sila ng pwersa dito. It's either going for the turtle or going for the mid turret. Yes, pero dito, Prof. P, mapansin natin na for Bren Esports, yes, nasiraan sila na Torre dito sa top lane side ng Execration. Pero Uranus, guys, ang pinaka-contra mo sa Uranus ay yung DPS talaga. But anyways lang, Chakna is here for the zone at Landramahe. Pero Prof. B, mukhang magkakaroon ng bakbakan dito. Huli dito si Eto Max, sabay disengage siya muna bigla. Medyo misposition ng side dito ng Execration. Alam nila, ang lugar mismo, Chakna, para sa kanyang pagbakan dito against Coco. Look at that, Coco. Makakaligtas pa, yeah. Makakaligtas nga naman. Easy lang. Pero, indeed, lumiko! Mga kaibigan dito, wala na buhay. Biglang liko. Kumbaga, Rostar, dire-diretso lang. Parang hate natin dito. Masyado malalim. Dito, mama kanya, Thorn Rose dito. Medyo malalim for Execration. Pero Coco with a kill. Para sa side ng Execration, na medyo delikado to for this Bren Esports. Pero nakita natin ito eh. Ng game number 1, binaliktad totally ng Bren Esports yung sitwasyon for Execration. Oh, pero ang nagiging problema dito nung kanina ang recent clash dito Chantel, hindi sila sync. Parang yung shot call nila is yung iba bumaback na. Tapos gusto pa ata ni Coco mag-go. 'Di ba kasi tatlong member ang naiikutan niya dito. Ang problema, the rest of the support and the follow-up damage umalis na. Nagkaroon ng miscom dito ang Bren Esports. Punishable yung ganun. Nakuha pa ang turtle. Look at the arrow. Medyo kumunek dito. Benny Cutie, hinatak na. It's coming from the side of Execration. Grabe. Bren Esports, hinaharangan na sila ng Execration. Umabante ng umabante sa ganito sitwasyon. 5-1 na ating score in favor of Execration. Yes, and we can see right now sa ating mga screens, 3.3k gold para kay Zabdo dito, wild charge naman para kay Chakna, napatay dito ang isang player, that is Rebo for Bren Esports, and a killing spree for hate on that Lancelot, 7-1. Guys, sa ating score para sa ating laban ngayon, this is the second game, guys, and Abyssal Arrow dito na Eto Max, tumamalig naman, asintado, pero not enough damage to burst out this Atlas auto this match. And mind you guys,
dito sa top lane side natin, I mean bottom lane side, parang gusto nila kuhanin si Esmeralda, pero sa top lane side natin, that is going to be the killing spree or a killing spree for this Jawhead and Akil as well sa ating bottom lane side. Very aggressive for Execration at this match. Hindi natin malaman kung saan ba talaga gustong gumawa ng play kasi very capable yung ibang heroes nila dito na pumatay sa ibang lanes. Exactly, kaliwat kanan, taas baba, nandun mismo ang Execration. Ito yung chak no na sobrang kumpiyansa na umaangat kahit ganyan yung kanyang buhay, meaning na medyo ang momentum nasa side mismo ng Execration. Wala pa ako nakikitang sagot muna. Another one na pick off nila dito ng isang maigi lang si Hate. Now this is the time para mag-back muna ng Execration o gugawang pa kaya sila din sa mid-turret. Yun yung pinaiko-comment natin si Lasty for Lasty onto this game kasi alam natin na pinaka-damage yung na-execration na Lancelot. The main fact na mapatay may Lancelot kaya sagot yung lagad pero wild charge mga kaibigan kasi atin buff side ng Bren Esports. Patay lang din naman with a mecha kill card for Zapnu on that Jawhead. Zapnu dito very aggressive. Gabi-gabi ang kanyang hero pero Lasty dito talaga dinikitan lang din naman na balibag-lag inside of Bren Esports. And a shutdown for that team, Rebo dito against Eto Max, pero wrong player na pwede humabol dyan, nakapatay bago mamatay, pero hindi pa rin makapatay din si Eto Max. Mga kaibigan, 11-4 ang ating score, pero Eto Max dito, wala na mataguan na push from B, hindi na kayang umari, hindi na kumain tumakas, kumbaga. Hindi na, naubusan na ng gas eh, nandun eh, naubusan na tayo ng gas, ilapan na lang natin dito, pero idea na nakapatay siya bago mamatay, still. Maganda pa rin para sa side. Going in, Cardsy, very aggressive sa may attack dito. Hindi mo napansin. Nag-trap ka sa mukha. Cardsy, Esmeralda is down. Lasty pata susunod. Perfect match. Out na muna. And now, this is another setup. Going sa kanilang turtle objective para sa side ng Execration. Look at the item, Beshi. Napakaganda ng buo dito ng Execration. Core item after core item ang mga heroes na Execration. BOD for this Lancelot and actually securing that turtle against Bren Esports. So the damage is there for Execration. Objective-wise, in terms of turret push, lamang din ang Execration. So for Bren Esports, ang pinaka-antay nila pala talaga ditong online for their lineup is this Esmeralda. Pero so far, na-counter dito na Execration kasi meron silang Joyed at isang Kaja for this team. And bottom lane side, nasira dito na Execration 12-5 at score mga kaibigan. We have the Aura Kill para sa isang player ng Execration. And for Bren Esports, kailangan na talaga yung synchronization of skill. Oh. That's it. Ang strategy nila pinapakita is trying to hold the lanes habang space provided lang para kay ano kay Esmeralda. If ever man gusto nila ng comeback dito, kailangan mag-online na dito si Esmeralda sa ganito sitwasyon. They're trying to force fight 4 against 5. Nasa likod pa ang mismo Esmeralda. Uy, gusto ata yung pick off ng Lancelot ha, sa kabilang side dito. Inahanap niya dito. Nagkatagpo si Esmeralda tsaka si Lancelot. Medyo indie film lang din natin nakikita. Cardsy, napapaligiran na! Yun na sinasabi ko! Hindi ka pwede mag-isa! Esmeralda will fall sa hands mismo ng two members na Execration. You know, Prof B, what's good sa laban natin ngayon? Yes, alam ng Execration yung sitwasyon nila. Yes, lamang sila pagdating dito sa objectives. And yes, alam nila na pwede humabol din si Cardsy in terms of goal pag magsa-sideline siya. And nakita natin ngayon for Execration, kinounter nila. Kasi pinilit agad nilang patayin dito si Cardsy on that Esmeralda sa ating top lane side. So, tinamaan ba na abisal araw plus nahila dito na ating Kaja and a kill for Chakno onto this match. 14-5 ang ating score. This is again game number 2 for Execration. Ang taas ng opportunity nila dito to actually end this game and to tie the series into a 1-1 score para maging game number 3 tayo. It's just that for Bren Esports, kailangan natin makita yung damage per se na kay ibigay ni Cardsy. Tama ka dyan, Ate Mo Chantel. Pero nananawagan ako kay Butters. Mukhang nagkakatotoo yung sinasabi ni Butters na possible pag bumoto sila lang ganyan eh nagkakaroon ng game 3. Para may halog salam, no? Oo. Nano-Nostra ata. Si Nostra Butters. Mukhang magkakatotoo dito. Look at that Chakdu! Very aggressive dito sa tatlong miyembro ng Bren Esports. Napakaganda ng harang dito! With the ball of damage, hinatak dito sa mukha! Dalawang pulando! Esmeralda will fall down! Very aggressive! Sabo, disengage yung mga in sa play. Out sa
klase militar ng Bren Esports. Eto, Prof. B, makikita natin yun for the last series of events for Execration. Alam nila kung sino yung kailangan nilang kuhanin. Alam nila kung sino yung kailangan nilang unahin. Mm-hmm. Kasi si Zapto at that time, pumasok pa siya para i-engage dito yung Bren Esports. Pero anyways, double Magino plus a double force and a kill for Execration, giving that inhibitor turret against Bren Esports. 17-5 ang ating score ngayon for Execration. Very, very effective Lancelot play coming from them. Hindi pala masyadong kailangan ng ano ng silip or great pickoff. Ang kailangan lang is right timing. Right timing ang pinakita ng Execration, the execution, the pickoff, plus si Etomax. Iko-comment ko lang dito si Etomax ha. Yung kulit niya na nakaka-istorbo sa strategy dito ng Bren Esports. Anytime bigla na lang may lumalabas na arrow, eh no, may tatamaan, may i-stop yung balak nilang forward strategy. Ini-stop ng ini-stop dito ni Etomax. Gusto ko lang i-comment sa pinapakita performance ni Etomax sa ganitong sitwasyon. Actually, kung mapapansin natin ngayon yun, damage taken dito ng card si sobrang taas against this Execration. So, ibig sabihin, there's not enough initiation play come from Bren Esports. So, yung pinaka-inaantay natin. Kasi nangyayari yung burst damage nila dito, which is the Esmeralda. Siya rin yung nagpa-front for Bren Esports. So, dahil sinabi natin, for the whole duration of the game, ang pinaka-inaantay natin is the synchronization of skills come from Bren Esports. The mere fact na magkaroon ng magandang setup dito si Pare Lasty it's a good window for opportunity na agad for Bren Esports. But anyways, Bren Esports very aggressive dito po. Wild charge lang din naman kay Paren Chakra dito. Three players kaya Bren Esports pero galing sa recall lang yun si Hate. Magbibigay lang naman damage, medyo kulang sa damage dito. Pero Zapto very aggressive lang din naman. Card C napunay dito or papunay dito si Chaknu on that Esmeralda. Focus pa sila dito kay Zapno. Medyo naipit siya dito. Na-late ang kanyang pagbaback. Flicker out to bail this one out. Mako, si Hate pa ata. Isusunod dito. Mainit ang Bren Esports. Eto na, nakukuha na nila momentum dito. Nagkaisa-isa. Last scene, napakaganda ng perfect match. Very cutie. Naiwan pa sa gitna mismo. And very cutie will fall. Eto, possible comeback. Pero ni Kalmut. May Kalmut pa. Napo! Nakakalit pa. Dahil dyan, double kill dito para sa Esmeralda. Pero mapapansin natin, ito mukhang tinatapos siya ng Esmeralda. Si Scott 2, tira lang pa Tori! And that is it! Tapo tayo mga kabigay. Walang minions ang Execration onto this game. At laban pa rin for Bren Esports. Si Kalsi dito may damage na. Kulang na lang talaga yung pinakamagiging pangontra nila dito for Execration. Pero konting-konti na lang guys. Konting-konti na lang. So Tori dito na Bren Esports. Pili ko, Beshi, hindi na nila kailangan antayin dito na eh. Mag-regenerate, kung hindi, mahihirapan sila. Oh, ipuwersa nila to. Look at that. Chuck the wild charge to delay things. Absolutely, nagpapahabol na siya. Pasigaw na nga ako, we have a game 3. Hindi pa pala. They're trying to stop Chuck the focus fire. Tatlong miyembro dito, giving the position. Bren Esports sa papaligiran, Chuck the will fall. Nasa nung follow-up defense from the side of Execration, they're going in for the ham. Ito yung sinasabi natin for Bren Esports. Ang pinaka-core talaga na attitude dito ng Bren Esports is that kaya nilang pagandahin lahat ng error na magagawa dito ng Execration. Makikita naman natin dito ngayon. This time around, sila naman ang lamang against Execration. Kanina pa lamang dito ng Execration, makikita natin na mega kill para dito kay paring Hate natin. Walang buhay si Cards. Pero double kill para sa kanya. Very cute naman. Sasama din sa ating Axon Jackson. Pero eto ba, kakaibigan. Abyssal Arrow, tumama dito. And a triple kill 4-8 on this match. It's over! It's over na ba to? 4-man down! Ang tagal na kanila mga dead timer dito. They're trying to catch Coco. Sinasabihan lang nila yung minion waves dito pero lumiko na sila. Tapusin na ata to. Hindi na nila bibigyan ng pagkakataon. Makabalik ang Bren Esports. Focus fire dito kay Coco. Si Coco trying to clear yung minions pero may minions! We have a game 3! Mga kaibigan, and a standing ovation for this Execration. Napakita yung laban, Prof. B. Oo, ang pinakita dito ng Execration. Swabing-swabing, akala natin may comeback pero inudlot